Samantala sa Manila, nagpahayag noong Martes ng optimismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ang bagong nakuha na Ground-Based Air Defense System GBADS at isang C-295 medium-lift aircraft ay makakatulong sa Philippine Air Force PAF na palakasin ang mga kakayahan nito sa pagprotekta sa mga teritoryo ng Pilipinas. Sa formal na pagtanggap, turnover, at blessing ceremony sa base airbase sa Florida Blanca, Pampanga, sinabi ni Marcos na ang pagkuha ng GBADS at C-295 aircraft ay gagawa ng very big difference sa pagtataguyod ng seguridad ng bansa mula sa aerial threats. Ito ay isang araw na napakahalagang kaganapan para sa ating lahat, lalo na siyempre ang hukbong panghimpapawid ng Pilipinas, dahil ang ating dahilan sa pagtitipon ay isang makabuluhang hakbang sa ating kakayahang protektahan ang ating mga teritoryo mula sa mga banta sa himpapawid ng iba't ibang uri, mula man sa loob o sa labas ng bansa, sabi ni Marcos sa isang pangunahing talumpati. Sa ating pagtanggap at pagpapala sa bagong ground-based air defense systems at sa C-295 aircraft, nananawagan ako sa ating mga tauhan ng Philippine Air Force na patuloy na gampanan ang kanilang mga tungkulin, ang kapayapaan na walang humpay na pinaghirapan natin para makamit ng mga henerasyon, dagdag niya. Pinasalamatan din ni Marcos ang Israel at Spain sa pagtulong sa kanyang administrasyon na palakasin ang kakayahan ng mga tropa ng Pilipinas na protektahan ang soberanya ng bansa. Siyempre, dapat nating ipaabot ang ating pinakamalalim na pasasalamat sa Israel at sa Espanya sa pagtulong sa atin na palakasin ang ating mga sistema ng depensa upang mapangalagaan ang ating soberanya, nabanggit, sa ibang mga lugar bukod sa depensa, aniya. Sinabi ni Marcos na napakahalaga sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines para maging handa ito sa lahat ng mga kaganapan. Dahil dito, pinalakas natin ang mga kakayahan ng ating bansa sa pagtatanggol sa teritoryo, kontraterorismo, at panloob na seguridad. Sa pagpapanatiling na update ng ating mga sistema ng depensa sa pinakabagong teknolohiya, pinalalakas natin ang ating mga kakayahan na magbigay ng makataong tulong upang tumugon kaagad sa mga oras ng kalamidad at sakuna, aniya. Sa terorismo at mga banta sa panlabas na seguridad na dala ng geopolitical tensions na nagbabadya sa ating paligid, sa buong rehiyon ng Asia-Pacific, at sa buong mundo, kinakailangan na patuloy nating isangkapan at bigyan ng kapangyarihan ang ating mga sarili sa anumang kapasidad na ating makakaya, dagdag ni Marcos. Ang GBADS ay binubuo ng Surface-to-Air Python at Derby Spider Air Defense Missile System na binuo ng Israeli Defense Technology Firm, Rafael Advanced Defense Systems, sa tulong ng Israel Aerospace Industries. Ang bagong air defense system ay gagamitin para mapahusay ang air defense posture ng bansa tungo sa isang mapagkakatiwalaan at maliksi na air force na tumutugon sa pambansang seguridad at pag-unlad. Ang GBADS, partikular na tinatawag na Spider Air Defense System, SPADS, ay isang mobile air at missile defense system na idinisenyo upang protektahan ang mga critical na installation, land-based fixed assets, mobile platforms at friendly forces mula sa aerial threats tulad ng combat aircraft, attack helicopter, unmanned, mga sasakyang panghimpapawid, mga papasok na missile, guided munition, at mga rocket. Ang sistema ay maaari ding gamitin upang i-neutralize ang mga banta sa pagsubaybay. Sa kabilang banda, ang C-295 aircraft ay may kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng troop at cargo transports, surveillance at medical evacuation, at iba pa. Ang sasakyang panghimpapawid na tinanggap ng PAF ay bahagi ng tatlong uri nito na nakuha mula sa Airbus Defense and Space ng Spain sa ilalim ng Medium Lift Acquisition Project. Ang unang sasakyang panghimpapawid ay dumating sa bansa noong Marso ngayong taon, habang ang pangatlo ay nagsasagawa ng pagsubok sa paglipad sa Spain.